Ito na yung grupo ng pasty, oh. Dami nila, guys. Ay, grabe, oh. Oh, daming tao, oh. Dito nag-stopover yung iba, oh. Ha? Bakit? Ilang poste, ilang poste? Pre, napadaan. Pre, napadaan lang ako, pre. Yan po siya, oh. Game. Oh, tragi mo. Game. Pre, pre, umuusok, pre. Pre, langis, pre. Boy, sasama po, itabi kayo, boy. Hello guys, nandito na tayo sa Shell Boso Boso at 5:30 AM na po. Gaya ng pinangako ko, alas 5 magkikita-kita dito. At sa ngayon, eto po yung mga nandito na. Lahat ng nakaparada dito sa Shell Boso Boso sa Sabado. Hello! Oh, small bike lang. Ayan, oh. Ayan sila. Wow! Isang post naman dyan! Oh, thank you ha, thank you. Medyo lumiliwa-liwanag na, kaya nakapag-video na ako. Pero kaninang alas 5. Ingat ha! Hello! Gandun! Hello! Ayan. Sama lahat yan. Sama, sama! Oo, siyempre! Hello! 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 Good morning, good morning! Good morning! Good morning, good morning! Good morning, good morning! Siyempre! Good morning! Good morning, good morning! Alright! Sa mama ko, nandito na ako sa vlog ni Boss Reed. Alright. Ano pangalan? Teresa Gutierrez. Ma'am Teresa, shout out po. Alright. Nag-jogging pa yan. Ayun pa yung iba. Ayun pa yung iba. Oo. Thank you, ha. Thank you, boss. Pa sila, oh. Thank you. Morning. Hello. Oh, thank you. Ingat, ha. Oh, ingat, ha. Ingat. Okay, magbi-video shoot. Parang angas pa. Ito na yung grupo ng pasty, oh. Dami nila, guys. Hindi ko alam kung sino pang hinihintay, pero abang-abang lang ako dito. Kasi yung motor ko ayun? Magkakamukha kasi. Ay, grabe, oh. Ay, solid. Ang dami, oh. Ang dami, oh. Eto, halo-halo na. Hindi mo alam kung sino yung mga follower mo. Onahin natin sila. Ang ganda nilang tignan, eh. Napaka-hyper pa nila, oh. Uy, grabe, may fog pa, oh. Kung sa Shell Boso-Boso, nagmukha na silang madami. Eh, pagdating dun sa events place, solid. Puro mga small bikes lang talaga ang mga sumama. Wala ka halos makita ang big bike rider. Ang poging tignan pagka nakatalikod, oh. Kita mo lahat ng mga taillight, puro motor lahat, oh. Ang saya ng ganito, first time kong maakyat ng Jerry Speak, tapos ganito pa. Puro papunta lahat, eh. Wala tayo halos makitang pabalik, eh, no? Eto, lagi nyo tatandaan, guys, sa Marilake. Pag medyo may hamog, huwag kayong babanking ng sagad kasi may moisture yung kalsada at madulas yan pag ganyan. Ang saya pala ng ganito. Hindi, parang ganito rin pag nag-invite ako sa Monastery de Tarlac. Eh, ang ganda pa naman ang daan dun. So, kapag ganito kadami, hindi tayo magkukos ng traffic kasi hindi naman ganun kadami dumadaan dun. Mas madami pa nga dumadaan dito, eh. Ayun! Namimitik! Ito na yung part ng Marilake na magaganda na yung kurbada kasi malalaki na yung banking, eh. Hindi siya masyado sharp, eh. Kaya napapababad yung iba sa high speed cornering, eh. Kasi ang lawak, eh. Lalo na sa part na to. Asfaltado na to, eh. Ito na yata yung tinatawag na Big C, eh. Oh, ito na nga yun. Ganda ng kurbada, di ba, oh. So far, wala pa naman ako nakitang nangangamuti sa ganitong kurbada, eh. Lahat naman nakalinya, oh. Maganda yan. Walang nag-uuna-unahan. Ito yung pinakamagandang kurbada sa Marilake. Yan, oh. Ang smooth ng kalsada. Kaya lang, dahil basa yung daan, no? Madulas yan. Oh, lulupet, oh. Pwede kang i-banking din yan. Oh, daming tao, oh. Dito nag-stop over yung iba, oh. Pero didiretso na ako. Oh, grabe, ang ingay nun, ah. Iyak na iyak yung makina, eh, no? Wala nang makita. Hoy, Martesem na. Alam nyo bang yung unang pag-akyat ko sa Marilake? Sa Martesem ako unang-unang kumain. At nag-attend ako sa meet and greet ni Jay Mac nun. So after ng meet and greet sa Shell Pugon, dumiretso ng Martesem. Hindi ko alam na Marilake na pala yung pupunta ng Martesem. Nakikita ko lang sa mga vlogger. Naramdaman ko na yung gutom. Buti naman, at least ako lang mag-isa. So kahit saan, pwede akong kumain. No? Kahit di pa ako makaabot ng Jerry's Peak. Iniisip ko nga, kumain muna ako bago makakit dun, eh. Para may
power ako pagdating ng Jarrell Speak. Lalo na wala pa naman akong idea dun. Yan yung delegado, bigla silang may hinto. Ah, dito, ang daming tao. Saan kaya masarap kumain? Nagugutom na ako. Grabe yung weather, no? Ang ganda. Sign language na lang eh. Kain muna! Itong lugar na to, first time to. Wala akong maalalang dinanan ko na to. So ito na yung mga lugar na hindi ko pa napupuntahan na ngayon pa lang talaga. Wow, ang ganda ng view. Yun oh, naka-rim set oh. Yan ang gusto kong set. Tapos shocking color yung hub, no? Kuhang kuha. Kasi parang nakakailang nang ipambiyahe kasi rim set eh, no? Nako, nung lugar to, parang malabus ka lang na naman, no? Pasensya na, lagi kong nababanggit yung bus ka lang kasi gustong-gusto ko talaga yung lugar na yon. Wow! Wow! Anong lugar to, guys? First time ko dito. Maganda naman pala dito eh. Ganda pa ng kalsada. Infanta. Nice. Oh, picture tayo dito. Oh. Infanta oh. Lang ako eh. Ha? Ako. Bakit? Chill ride nga. 120. Ride sa big bike. Ha? Bakit? Dulas po yan eh. Okay nga. Hindi naman sagad daw. Obo. Walang helmet yun ha. Little Baguio. Wala ako. Ikaw yung nawala eh. Gusto ko munang kumain bago sa Jarrell's Peak. Tara. Yun oh, mukhang makainan yun oh. Tara, dyan na lang tayo. Ngayintayin ka namin dun oh. KM90 oh. Little Baguio Botanical Garden. Nice. Ayan, dito na tayo kumain. Huwag na natin pahirapan sa sarili natin. Para pagdating sa Jarrell's, full power tayo, di ba? Sarap ng pagkain dito, top silog. May libre pang sabaw ng nilaga. Ay, sabaw ng bulalo pala. Buti, sinamahan tayo ng mga follower natin. Already at least may kasama tayong kumain. Sabi nila, mga 15 to 20 minutes na lang, makakarating na tayo ng Jarrell's Peak. Sabi ng mga kasama ko, dahil siguro may parting na bagyo or maulan lang, kaya ganito yung simoy ng hangin dito, napakalamig. Pero pagka normal days daw, parang sa Palo Alto lang yung klima. Talagang napakalamig nga guys, mahamog pa sa taas. Ay, mukhang eto na yung Jarrell's Peak. Ay, eto na nga yun. Eto pala. Wow, ang lapit lang pala. Wala mang 5 minutes yata, nakarating ako. Kanina ba kayo? Late din ako. 300 pala natakbo. Oo. Basta, pasok mo na lang. Hindi, okay lang. Para mabilis makatakas. Ilang poste, ilang poste? Pre, napadaan lang ako pre. Anong? Ano ko lang, kita ko sa Infanta, dinaan lang kita eh. Ah, okay pre. O, isang bayan. Okay lang, bawi na lang next time sa Tarlac. Okay. Thank you. Thank you ah. Thank you. Thank you. Yan, di ba? Para cute, no? Cute, no? Ayos yan, ha? Hey, hindi na... Ay, kayo po si Sir Jarrell? Okay, ingay mo. Ah, apakagwapo naman pala ng may-ari. Sir, payakap, sir. Finally, na-meet kita, sir. First time po dito, sir. Ang ganda. Baka may gusto kang shoutout. Wala. Ah, wala. Ah, ito yung table ni Naremur. Sina Remor. Ito yung mga kapamigay ng PRC oh. Ayan sila, nakapila. Bakit kayo nakapila? Para sa side mirror. Oo, para sa side mirror. Wala akong dalang side mirror eh. Pa-shoutout nga pala sa San Rafael na Botas. Shoutout kay Jobert Sinday. Shoutout Gapan City. Ito po magpapapicture kay Boss Rido. Wala nang helmet. Mamimigay na tayo ng sticker guys. Thank you po. Pinagkakulang na Boss Minion. Sa Boss Red. Huwag niyong kalimutan, malapit na ang eleksyon. Red Moto Vlog lamang para councilor. Guys, dahil sa sobrang dami ng tao, may superherong dumating. Kailangan natin ng backup. Yan po siya, oh. Huwag ka masyadong gagalaw, lumilindol, lumilindol. Alam niyo ba, ganito ako marikina. Medyo nasira ako sa kalamutan kanina. Nag-start na yung palaro nila. At sila ay nakapila ngayon ulit. Ayun, PRC Games, roleta ng kapalaran. Ano ang gusto mong makuha dyan, sir? Jackpot, sir. Upuan daw ni Batasay. Kung hindi naman makuha yung jackpot, ano yung second option? Cup. Wow. Ayan na! Yoy! Nakuha ka! Thank you! Oh, congrats, sir. Congrats! Hoy!
kanila pa kita hinahanap, palit pa ako, gusto na kita makita. Uwi na mi. Oo, sige. Thank you, ha. Tambay daw sila. Okay. Bye-bye, 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 bye-bye. Sa akin ba motor to? Ah, okay. Hindi ko alam eh, baka hindi sa akin to. Alright, pababa, gaming naman ngayon. Ang sarap laruin ng Raider sa ganitong kalsada. Eto, sasabay na lang tayo sa kanila. Mas safe kapag isang grupo sama-sama. Mukhang Riders Club sila from Manila. Kasi may nakasulat na Manila chapter. About naman sa Jarials, first time ko lang pumunta. Una sa lahat, sakto lang yung kanyang kainan. Hindi siya super mukhang expensive na kainan. Pangmasa ang dating ng tindahan. Yung hindi ka may intimidate na pasukin at magtanong kung magkano ang pagkain. Kasi nga, yung itsura niya is mukhang welcome na welcome sa kahit anong klaseng rider. Tapos yung klima, kahit medyo tanghaling tapat na, malamig pa rin. Nakausap ko yung may-ari ng Jarials Peak. Sobrang bait niya. Hiningan pa niya ako ng sticker at ang sabi niya sa atin, sa dami ng mga rider or vlogger na nagdikit ng sticker sa wall niya, yung sticker ko lang ang ididikit niya sa kanyang motor. Ganun tayo kalupit sa kanya. Sobrang humble, sobrang accommodating. Babalik at babalik ako dito sa Jarials Peak. At syempre, try naman natin ng naka big bike. Para sulit din, try naman natin ng naka 4 wheels. Eto na yung arko ng Infanta. Ngayon lang naman natin siya nahahataw ng ganito kasi stuck po eh. Pero pagka na-set up na natin tong Raider, hindi na natin mapapatakbo ng ganito to. Chill ride na lang. Doon sa pag-install ng swing arm dito sa Raider natin, mukhang ipapa-install natin siya sa mekaniko. Kasi kailangan palang habaan yung brake hose. Dahil haba yung swing arm natin, so lalayo yung caliper. Tapos pati yung rim set, syempre hindi ko kayang magbuo ng isang set ng rim, di ba? So ipapa-install din natin siya. Kasabay ng swing arm para poging tignan, di ba? Mukhang yung kulay ng hub natin, o red siguro. Tapos black yung rim. Yun ang delegado, yung pahintuhito ng ganun eh, no? Dito sa ride na nangyari ngayon, papunta ng Jarials Peak, wala naman tayo na balitang major accident. Naging maganda naman yung ride. At kahit papaano, naging masaya naman yung mga nag-participate. Mukha namang nabigyan natin lahat ng sticker. At lahat naman nagkaroon ng freebies from TRC. Sino kasama mo ngayon? Iwan. Ah, naiwan. So pagkakataon ko nang masolo ka ngayon. Oo. Yeah, game. Oo, oh, tragi mo. Game. Kasabay natin ngayon si Red Sheet Potato, nasa likod natin eh. Cute ni Roed sa sniper, para kami nakabili ng laruan eh, no? Si Roed naman ang mauna. Napagod yung mga motor namin. Parehong brand new. Ang bilis, nandito na nga ako. Napabilis yung biyahe ko dahil nakasabay ko si Red Sweet. Sagad yung break-in period niya eh, no? 361 pala yung tinakbo nito eh. Eto na yung bandang Cafe Caterina. Uy, Goldwing oh. Dito ang dami ng tao. So in-invite tayo ni bro Roed. Tumambay dito. Dito sa La Francos. Tropa kasi yung may-ari dito. Ayos ba? Magaling sa akin. Oo. Horsepower, mas malakas. Ah, okay. Pangatlo, riding skill, mas magaling. Ay, hindi. Oo, bigay mo sa kanya. So titikman natin yung sinerve nila sa atin na parang kopi ko caramel. Kopi ko caramel, pero mas mapait. Mas nakakagising. Alam ko, pumunta na ako dito dati na naka-vlog. Hindi ko lang maalala ko anong vlog yun eh. It's good to be back dito. Tingnan nyo yung sticker wall nila oh. Kumbaga sa Kapampangan, ala ng pilatan. Pre, umuwasok pre. Pre, lang is pre. Boy, sasama boy, tabi kay boy. Boy, nakakamoy. Pre, tingnan mo dito, tumutulo. Hindi, sumobra yung banking niya kasi. Sumobra yung banking. Pre, sasabog pre. Ano yan pre? Ay, yung hose. Okay ka lang? Okay ka lang? Hindi ka nahihilo? Pre, tuloy na ako pre. Bye. Bakit biglang nag 1 bar yung gasolina ko? Kanina 3 bar pa to ah.
kung kailan nagpahinga yung motor eh. Doon naman bumaba yung gasolina. Ngayon naman pabalik kami ng Shell basa-basa. At ito yung plano. Sasakay namin itong Raider sa pickup at pati yung Sniper. Kasi naman yung dalawang motor sa pickup ko eh. Lalo na pag underbone. Naku, hindi kaya ako abutan ng tirik nito. Mukhang magbobote-bote tayo ah. Kaya naman isasakay namin ng Sniper sa pickup kasi pupunta tayo ng Tondo ngayon. At para relax tayo, yung driver ng Sniper ang magdadrive sa pickup. So tayo ay magre-relax muna. So nagbi-blink-blink na yung aking gasolina. Naghahanap ako ng bote-bote. Wala bang mabilan dito? Nagbi-blink eh oh. Yun, nakakita kami ng gas. Bote-bote again. Kahit unleaded lang pwede na yan. Suki ng bote-bote yung Raider ko. Pabili po ng gas. Hindi ma'am, papakitaan kita ng ano, magandang moves. Ma'am oh. Okay ba ma'am? Lakas lumunok, di ba? Malalasing na yung Raider ko niyan. Sige ma'am, salamat po. Tuloy na po kami. Pre, one bar lang yung dumagdag. Makakauwi na po ako ng Pampanga nito. Ganito yung delikado eh. Dapat clear muna yung dalawang daan eh, no? Para ma-appreciate mo ng todo yung daan sa Marilaki. At saka yung view habang bumabiyay ka dito. Patakbo ka lang ng ganito. Kaya lang minsan kasi napapabilis yung takbuhan mo. Kasi mabibilis yung mga nasa likod mo, no? Parang nai-intimidate ka. Pero kung wala kang pakialam sa mga nasa likod mo, yung hindi mo inaalalang parang nababagahan sa'yo, di okay lang. Kaya na yung mga naglalaro talaga. Ito po, nakachinelas pa yung isa, oh. Yung typical na oras ng pagbaba ng mga riders is mga ganito. Bago mag-alas 12, bababa na sila. Lalo na sa mga katulad kong bumiyahe dito ng alas 5 ng madaling araw. Kaya kung mapapansin ninyo, medyo marami-rami na rin yung mga pabalik. Eto na, ang Shell Boso-Boso. Nandiyan pa kaya yung pickup ko. Yun, oh. Ang magmomotor ngayon ay si Remur at yeah, si... Octane. Ha? Parang Chinese yung pangalan niya. Octane. Octane? Octane. Octane? Oh. Gepre, sagad mo dyan, pre. Yeah, yeah, yan. Sige, offside stand muna. Yes, tutulak ko ha, para may puwersa kayo. Gepre, diretso, diretso. Op, 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 op. Okay lang yan. Oh, tali na lang yan. Nakatali na yung mga motor. At yan, okay na. Good to go na tayo. Sa Tondo lang naman tayo pupunta. Ikaw, driver? Alright, sige, ako tulog muna sa likod. Kayo? Ako, ride. Eto, na, isasalita. Tayo, nga, ano? Hello. Hello. How are you? Okay, so nasa loob na tayo ni Lemon. Kagaya ng nangyayari sa Tondo kapag pupunta kami sa Ubo, ang driver natin ay si driver. Hi guys! Kasama ang kanyang pahinante. Hey, what's up? What's up? What's up? Thank you! Dito na kami sa Tondo. Tsaka ito, yung driver natin. Oh. Hindi alam paano buksan yung pinto pa rin. Nakatulog ako, pre. Tama naman kasi yung decision mo. Magsasakyan. Oo. Siyempre, pre. Diyan real speak yun. From Pampanga pa ako. Hindi, tsaka yung, ano, yung pumunta muna rito kasi makaka... Yung pahinga mo, instead na nandun ka na sa Jarrells na naka-steady. Ah, kesa matulog ako habang nagdadrive, ano? Oo, oo. Mas maganda na yun. Wala nang bawi yun. Saan doon? Saka may belo doon. Oo, ano? Tara na. Natok-tok version 3 na naman tayo. Uy, pre, bumabanging pre. Wala akong seatbelt, pre. Uy, sa tutuban tayo pupunta. Kakarga lang ako ng... magkakarga eh. Let me explain. Yun ang mapanood. Uy! Eto na ba yun, pre? Anong pangalan ng lugar na to, pre? Tutuban. Ayun, Tutuban. Eto na yung sinasabi ko, pre. Eto yung kainan talaga na hinahanap ko, pre. Ayun, pre. Oh, daming bumibili. Ang aga-aga pa. Sumabit eh. Thank you, pre. Mr. Kay po, sir. Kablog ko. Oh, hi kayo. Hi, lang. Hi, guys. Hi po. Kami Isabella po. Eto yung order ko. Pero 100 pesos lamang yan. Ang ito. Oh. Thank you, ha. Siyempre, busog tayo. Kailangan meron tayo pasalubog sa bahay para kahit uwi tayo ng gabi, masaya si Mrs. Pabili po ng apple. Apple po, yung walang balat. Apple. Skinless apple. Ah, skinless. Oh, skinless apple. Ay, guyabano pa. Mali pa. Guyabano pala to. Spicy. Spicy. Pula green. Blue. How much, how much? 50,000. 50,000 only? Are you sure? No tawad? No tawad? No tawad. Ah, no tawad. Ah, ito yun. Ano to? Candy, beauty, lounge, and wellness. Magkano yung gato, ma'am? Facial with diamond pills, sir, 800. So ito, ma'am, ideally, tuwing kailan ginagawa, ma'am? Pwedeng every 2 weeks
po. Ano magiging benefits ito sa mukha ko, ma'am? Removal sir ng mga dead skin. Gaano katagal ito tinatagal, ma'am? Usually po 1 hour po. Well done na ito, pre. Pwede na. Ayan guys, tapos na ako. Medyo masakit lang yung pagtatanggal ng whiteheads, no? Kaya itong katabi ko, tahimik na. Hindi na makapagsalita. Fresh nga yung mukha. Buti na lang, naka 4 wheels ako, powe. Ayos pala dito sa Candy. Facial and Wellness ba ang tawag dito? Saan located? Tondo, Manila. Asuncion, Tondo, Manila.